guys. Today meron tayong tractor dito. Yan. Yung tractor na ayaw mag-forward reverse. Yan. So ito natin problema. Is itong gearbox niya. Yan, hydrostatic gearbox. Yan. So tingnan natin yung bell. So yan, para paano natin malaman ng hydrostatic ay malakas o gumagana pa. So yan, tanggal natin yung belt. So yung manual natin. Yan. So yan, iset lang natin to. Ito, neutral. Ito yung engage ng ito low. Ito yung low, ito yung high. So engage natin ng high. Ito manual lang natin kung may reaction. Kung walang reaction, kung hindi mo lang siya abante, hindi siya abante, yun, wala, hindi siya gumagana. Yan. So ito, ito yung engage niya. Yan. Tulak na natin yan. Tapos ikutin. Wala, wala man siyang reaction. Muna siyang umabante o umatras. So possible na problema nito is itong hydrostatic gearbox. Yan. So ayan, babaklasin natin para makita natin yung problema niya. Yan. Ito po ay Honda Tracto. So, ito na yung kwan natin, itong hydrostatic natin. Yan. Baklasin natin siya. So ngayon, bubuksan natin to, itong housing niya, para matignan natin yung laman loob. Yan. Yan po yung tsura niya. So bubuksan ho natin, guys. A few moments later. So ayun guys, ito na yung hydrostatic natin. Yan. Ito yung differential niya. Yan. Itong pinaka differential niya. Seems okay pa. Yan. So possible na problema natin dito is ito to. Yan. Kasi pag sumingaw ito, ito may block and piston. Ito kasi yung hydraulic niya eh. Hindi na po ito tatakbo. Yan. Yan po yung tatakbo. So pwedeng ito o kaya ito. Dalawa yan eh. Merong isang dito. Para ito, supply lang to. Ito supply. Itong may pump din dito. Supply ito. Ito yung forward reverse. Ayan. So ayan, tatanggalin natin. Pupunutin natin siya. So, para mas makita natin yung function niya. Ayan. Ito yung sa may motor. Forward reverse. Ito yung main pump niya. Ayan. Babaklasin natin. One eternity later. So ayan guys. Ito na siya. So tanggalan natin. So ito ang problema. Yan. Yung spring yan, nagkaputol-putol. Yan. So ito, itong spring dito sa may motor niya, ito yung forward reverse motor na, forward reverse natin, ito yung block niya. So imbis ito siya buo, problema, naputol. Yan. Naputol siya. Yan. 1 hour later. Guys, ito na yung pump natin. Yan. So ito yung ngayon yung bago-bago. Yan. Surplus din yan. Yan. So ito yung dati na pinagtanggalan natin. So ang problema niya, yun nga yung spring, may spring na naputol diyan. Tapos ayan, putol-putol yung spring. So yun, nagkasingat-singat. So yan yung mga possible na cause niyan. Yan, yung mga magkakaroon siya ng internal leakage dahil diyan. Yan. Gasgas na diyan, gasgas diyan. So yung pressure bumabalik dito sa suction. Yan. And kasi ito, isa dito ay pressure, dito ay suction. Yan. Ganun din dito sa may main pump natin. Yan. Matama din siya. Yan, matama. Okay sana ang habulin yan, kaso halos magpantay na dito. Yan, dito.
So mahirapan na tayong maghapon dyan. So ayan, meron tayong bago-bago dito. So ayan, wala siyang kagas-kagas-gas. So lilihain natin yan. Kunting liha lang ho. Ayan. Dito rin. Ganyan. Pinagkaiba na eh. Ayan, ito yung old natin. Ayan. Dito wala. Ayan. So ayan, ilalapat natin siya. One eternity later. So ayan guys, ito na yung hydrostatic natin. So ito, nilihan na natin, nilapat natin. So wala na yung mga gas-gas. Ayan. Wala siyang gas-gas. Clearing sa may wala natin, main pump natin. Ayan, wala nang kagas-kagas-gas. So ganyan guys, bago natin assemble, kailangan malapat lahat yan. Ayan, para magmukha siyang bago. Ayan din dito. Ayan. So bago natin i-assemble, dapat nakalapat muna lahat ng mga yan. So ayan guys, sana abangan nyo susunod sa pag-assemble natin. Ayan. So ayan muna. So sa next, assemble natin. So sana abangan nyo guys. So yeah.